Bungad na panalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 28, Versikulo 16 hanggang 20. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Na makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yun po mga kapatid, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng Linggo, Mayo 21, 2023. Today is the Ascension Sunday. So, kamusta po mga kapatid ang ating linggo ngayon? Sana naway nakapagsimba tayo at nakapagpasalamat sa lahat ng grasya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa buong linggo nating pagpapagod. So, sa mga sandaling ito, or bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating mga newly subscribers, sa ating subscribers, sa ating mga masugid na taga-suporta, taga-subaybay ng ating munting channel na ito. So marami pong salamat sa inyong lahat. Naway ipagpatuloy nyo lang po ang inyong pagsishare at
pakikibahagi ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. So, ngayon po ay ibibigay ko na po sa inyo ang ating unang magbibigay ng kanyang refleksyon. Ibibigay ko po sa inyo ang ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Ito po, babasahin na po natin ang kanyang refleksyon. Ako'y laging kasama mo hanggang sa katapusan ng mundo. Ang mga pagbasa ngayon ay nag-aalok ng dalawang pagsasalaysay ng pag-akyat ni Jesus sa langit. 40 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Sa pagsama sa kanyang mga alagad noong mga araw na iyon, tinutulungan silang manawaan kung ano ang nangyari at kung ano ang dapat nilang gawin. Bumalik si Jesus sa kanyang Ama sa langit. Tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, ang pag-akyat sa langit ay nagpapakita ng kaluwalhatian na inihayag ng Diyos kay Kristo, isang kaluwalhatian na tinawag niya sa atin upang ibahagi. Pagnilayan, ang huling linya ng Ebanghelyo ngayon ay isa sa mga pinaka-aaliw na linya sa buong kasulatan. Ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Ang linyang ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag upang samahan ang mga nakapaligid sa atin. Tulungan silang madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating mapagmahal na paglilingkod. Kahit na ang lahat ay tila nawala at ang pagkabalisa at depresyon ay tila pumupuno sa ating mga puso at ulap ang ating isipan, si Jesus ay naroon. Niyakap niya tayo ng mahigpit, nag-aalok sa atin ng kanyang biyaya at nagpapaalala sa atin. Nalalakad siya kasama natin sa anumang maaari nating harapin. At sa huli ay dadalhin tayo upang makasama siya sa langit magpakailanman. Manalangin, Panginoon, tulungan mo akong maging mas mulat sa iyong presensya malapit sa akin. Kumilos, tapusin ang bawat araw sa pamamagitan ng pag-iisip tungkol sa mga paraan kung paano mo nalaman ang presensya ng Diyos. So mga kapatid, yan po ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Maraming salamat, Pisma Florence. At ngayon po ay isusunod ko po sa inyo na ibibigay ang ating sa pangkapatid, si Pisma Hena, sa kanyang refleksyon. Ayan na po, at atin na pong babasahin ang refleksyon ni Sister Hena. May 20, 2023. Ito po ay pinasa ni Sisina sa date na binanggit. Pinas. Ang ating ebanghelyo ayon kay Mateo 28:16-20. Pagninilay. Hindi na bago ang pagtawag ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya at tagasunod upang isulong ang kanyang katwiran sa iba't ibang lugar
mula sa mga kwentong nakasulat sa lumang tipan. Humirang ang Diyos ng mga lalaki at babae upang magpahayag ng pag-asa at pagtanggol ang kanyang bayan. Mayroon din namang tulad ni Abraham na tinawag mula sa kanyang kinagisnang lupain, hindi upang magpahayag kundi upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Walang gaanong pinagkaiba ang mga hamon sa pagtanggap sa tawag ng Diyos sa ating panahon. Habang binabasa natin ang atas ni Jesus sa unang mga alagad, naririnig din natin ang ating calling upon upang gawing alagad ang lahat ng mga bansa at turuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na pinagbilin niya. Madalas, hindi natin ito madaling tinanggap dahil na rin siguro sa laki ng responsibilidad o sa liit ng tiwala sa sariling kakayahan na parabang ang mga ito ang magtatakda ng tagumpay o kabiguan. Hindi rin maikakaila na mahirap lisanin ang tinatawag nating comfort zone, lalo na kung walang kasiguruhan ang lugar na tutunguhin. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan at panganib, may mga taong tumutugon. Hindi nakapagtataka na sa ating pagsunod ay may mga taong maapektuhan, masasaktan at lalaban. Kung paanong tinapatan nila ang katuwiran ni Jesus na mga paratang kasinungalingan at karahasan, asahan natin na marami ang ire-reject ang dala nating mabuting balita ng kaligtasan at paglaya, lalo na kung nakikinabang sila sa kasalukuyang kalagayan. Masarap maging tagahanga ni Jesus, ngunit hindi madali ang maging tagasunod niya, kaya't lagi nating panghawakan ang kanyang pangako na sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. So yan po ang refleksyon ng ating kapatid na si Sis Hena. Maraming salamat, Pisma Hena, sa iyong refleksyon. So ngayon po ay isusunod ko po sa inyo ang ating isa pang kapatid na magbibigay ng kanyang refleksyon. Ibibigay ko po sa inyo si Brother Rafael. Si Brother Rafael sa kanyang reflection. Ito po at atin na pong babasahin. Gospel Reflections, Matthew chapter 28, verse 16-20. Sa talatang ito, kung saan ang tagpo ng mga apostolis at si Kristo na nabuhay muli, na kung saan nasa kanya na ang full authority at ito ay tumukoy na sa great commissioning of Christ sa kanyang mga apostolis, ang tagubili ni Kristo upang ipalaganap ang magandang balita sa buong mundo, na ang kaligtasan ay matatamo na kung tayo ay maniniwala kay Kristo at tayo ay hindi na alipin ng kasalanan. Ipinangako niya sa kanyang mga alagad na nandiyan siya gumagabay hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ay assurance na hindi sila pababayaan ni Kristo sa kanilang
pangangaral sa magandang balita. Ito ay dapat natin bigyan ng pansin sa ating sarili na huwag tayong mabahala kung anuman tayo o anuman dapat tayo, dahil ang Diyos ay hindi tayo iiwan sa ating laban dito sa mundo. At siya ay nandyan para sa atin. Kaya, sabi ni Kristo, humingi at kayo'y pagbibigyan, kumatok at kayo'y pagbubuksan. Tayo'y maging matatag sa lahat ng oras dahil tayo hindi pababayaan ng Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang refleksyon ni Brother Rafael Tubog Jr. So, maraming salamat, Brother Rafael, sa inyong refleksyon. So, yun po ang refleksyon ng ating kapatid. At ngayon, isusunod ko po ang ating isa pang kapatid na magbibigay ng kanyang refleksyon. Okay. Ibibigay ko po sa inyo si Pisma Naisi. No? Ibigay ko po sa inyo si Pisma Naisi, mga kapatid. At ito po. At pakinggan po natin siya. Sa muli, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po, sa araw ng linggong ito, ating pong pagninilayan ang ating ebanghelyo ayon kay St. Matthew chapter 28, verse 16 and 20. Pumunta ang mga alagad sa bundok na itinuro ni Jesus sa kanila. Ang mga disipulo ay agad pumaroon at nandoon nakita nila si Jesus, at sila'y agad sumamba. At nilapitan sila ni Jesus at tinuruan sila kung papaano gagawin ang inuutos sa kanila ni Jesus na magbautismo sa lahat ng bansa. At ito'y natupad sa lahat ng bansa. Ito ay binigay ni Jesus ang atas na ito na gumawa ng alagad sa lahat ng mga bansa, na ang lahat na tao ay kailangan mabautismuhan sa loob na banal na simbahan. Malaki ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil tayo'y mga Katoliko na nabibilang sa Kanyang banal na simbahan. At lagi natin siyang nakakasama tuwing tayo'y lumalapit sa Kanyang banal na misa. Nangangahulugan ito na ang pagbabahagi ng ebanghelyo at ng ating buhay. Dapat natin mabautismuhan ang mga bagong disipulo sa katawan ni Kristo. Tayo ay mga pinili ng Diyos kung saan tayo ay nabinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, kung saan tayo ay kasama niyang tinatawag ng mga anak niya. Tayo ay mga disipulo din niya dahil nabibilang tayo sa kanyang mga utos na magturo din ng kabutihan sa mga bata. Dito na lamang po ang refleksyon ko sa araw na ito. At marami pong salamat. Naway makamta natin ang tuwa at saya sa ating puso. Naway gabayan tayo lagi ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Maraming salamat po, Sis Nancy, sa iyong reflection. So ngayon po ay ibibigay ko po sa inyo ang ating susunod na magbibigay ng kanilang reflection. Ibibigay ko po sa inyo si Tatay Ted sa kanyang reflection. Ito po at
pakinggan po natin siya. Blessed Ascension of the Lord. Dear brothers and sisters in Pesma, Gospel for today, Ascension of the Lord, May 21, Sunday. So, the Lord is with us. Amen. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. As for the 11 disciples, they went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Jesus, they bowed before him, although some doubted. All authority is given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to observe all that I have commanded you. I am with you always, even to the end of the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So blessed day, dear brothers and sisters, in any part of the world. The Word of God is so powerful and effective to us. So as we reflect today, I am with you always, even in the end of the world. It's a powerful word of Jesus Christ to us and every one of us. So we read that the readings today for the two recounting of Jesus' ascension into heaven 40 days after his resurrection, having accompanied his disciples during those days, helping them to understand what had happened and what they were to do. Jesus returned to his Father in heaven. As St. Paul tells the Ephesians, the ascension shows the glory that God has revealed in Christ, a glory he calls us to share. As we reflect, dear brothers and sisters, the final line of today's Gospel is one of the most comforting lines in all of the Scripture. I am with you always, even to the end of the world. The line reminds us that we are never alone and that God will never abandon us. As followers of Christ, we are called to accompany those around us, helping them to feel God's presence through our loving service, even when all seems lost and anxiety and depressions seem to fill our hearts and cloud our minds. Jesus is present. He holds us close, offering us his grace and reminding us that we will walk with us through whatever we may face and ultimately bring us to be with him in heaven forever. So dear brothers and sisters, yes, allow me to use the word ascension today for further reflection. All of us, by virtue of our baptism and confirmation, we can check, maybe we can reflect more beyond when Jesus ascended into heaven. Same thing with us, no? It's because of the grace of God, as long as we are united. So being united with him, situate that we're always in the state of grace of God. Otherwise, something we go astray. Like if I, so allow me to use the acronym Ascension A. We are always available to the grace of God. A, so meaning we embrace this, the state of grace. So meaning we sit apart, don't entertain, no? don't allow ourselves, our whole being, to put into state of mortal sin. The letter S, sanctified by the sacraments. So withdraw the sanctifying graces through the sacraments. So especially the sacrament of reconciliations and the sacrament of the Eucharist. And let us see our commitment to the church. If we committed to the church, we remain to the grace of God, because Jesus keep on telling us
He who does not listen to the church, call him a pagan or a tax collector. And letter E is our evangelistic attitude. Wherever we go, bring the good news of Jesus Christ. Our Christocentric spirituality. And letter N, of course, we were challenged always, no to sin. No to sin. Would you like to repeat after me? No to sin. Our life is not, our life is meant for the grace of God. And letter S, once again, our service to the community. A lot of people needs our service, and for us to be able to become more mature in our faith, we need to be in a good service, a quality service. And letter I, our intimate relation to the Blessed Trinity. How intimate we are in the Pesma, wherever we are, as an individual person, as a married person, as a hardworking person, as a traveler. And letter O, once again, this is very important. Our obedience to the will of God. We can check once again in every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year. How is my capacity to obey the will of God? And the last one, once again, is the need to be holy. Need to be holy. That is the plan of God. So, dear brothers and sisters in Pesma, this is my reflection on Ascension of the Lord. A blessed day, and see you in heaven. And once again, this is your brother here from Prestina, Rome, Italy. Fratello Cedoro. Ci vediamo. Grazie mille. Oh, maraming salamat po, Tatay Ted, sa iyong refleksyon. At sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa atin ang susunod nating kapatid na mag-ibigay rin ang kanyang refleksyon. Ibibigay ko rin po sa inyo si Pisma Ike, vocalist from Room, Sweet Room. Ang ating lover boy sa salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito po at atin na po siyang pakinggan. The Resurrection Day, so about the gospel to today's the place or local or the diocese celebrates today the Ascension. So the gospel about the Ascension is when Jesus Christ has ascended into heaven by his power, to distinguish the Assumption of Mary or Assumption of the saints. They are ascended, no? They made ascent through the power of God, but in the case of Jesus, is by his power as God to go to heaven, welcomed by all the principalities, thrones, dominations of the angels in heaven. Amen. And then I throw this question. When Jesus Christ ascended back to God in heaven, he seated on the right hand of God the Father. But the question is, or will remain to us, Jesus Christ was on the right hand of the Father. Was God the Father has his right hand literally? And then there is right hand. Therefore, Jesus Christ seated really at the right hand. Otherwise, they are one God in three persons. There is no right or left hand of God. Another three questions. When God gave all the powers of Jesus Christ in heaven and gave all the powers, no? Glories, praises in heaven to Jesus Christ and all on the throne, one throne shared by God, the Father, Holy Spirit, and Jesus Christ. And Jesus Christ now has this throne
in heaven. The Father, again, was in the place of the Son. When the Father became in the place of the Son, that the Father was on the right hand of His Son, because He has given already all the powers in heaven. Amen? Does this imply that the Father was already on the right hand of His Son? Does this imply that the Father also is humble to His Son? He has nothing anymore in His hands. He has given already to His Son. Was the Father humble to His Son? Is this the right interpretation, brothers and sisters? This is only a question that will tickle your mind to be intelligent Christian Catholics. Amen? Amen. Why do I pose this question? It is because we have the humility among the three persons. Was the Father also humble to His Son? Was the Father also humble to the Holy Spirit? This is it. This is why I raised this question. Kasi hindi man pwedeng ang anak lang ay nag-humble to the Father. Ordinary lang yan. Ano kaya? Baliktarin natin ang pwesto. Ang Ama nag-humble towards His Son. At yung Ama nag-humble towards the Holy Spirit. Amen? Talagang kailangan natin ito. Kasi equal mga. Pag silang equal, equal. So, mangyari talaga. Amen? Reality talaga yan sa three persons. Walang lamangan, nagmamahalan, nagintindihan. Walang lamangan. Pantay. Siya, si Mama Mary, ang ating mahal na ina, ang pinaka makapangyarihan sa lahat ng sangkatauhan. Nagpakumbaba ayon sa Santissima Trinidad. Nagpakumbaba ayon sa Banal na Santatlo. Amen. Amen. Oh, maraming salamat, Pisma Ike, sa inyong reflection. At sa muli po, ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng mga subscribers, lalo na sa bago nating subscribers, sa ating mga taga-suporta at mga tagapagtangkilik na ating munting channel na ito. So naway ang linggong ito ay isang napaka-blessed, no, na Sunday para po sa ating lahat. At ako po yung bumabati sa aking tatay, no, na isang happy 93rd birthday. Tay, happy birthday. So, nananaway, maligaya ka ngayon sa iyong birthday. So, mga kapatid, sa muli, marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At bago po tayo magwakas, ay manalangin po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful Consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us,
you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa muli, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. At naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Marami pong salamat at God bless us all.